Alam mo ba na ang kamoteng kahoy ay ginagawang cassava bag? Mukha itong plastic, manipis at matibay tulad ng plastic, pero ito ay gawa sa kamoteng kahoy. Ang mga kamoteng kahoy na ito ay ipinoproseso para maging resin. Sa halip na plastic resin, ito ay cassava resin. Ginagamit sa paggawa ng biodegradable and compostable cassava bags. Mukhang plastic pero hindi ito plastic. Ang raw material ng cassava bags is cassava starch. Ang kagandahan sa kanya, natutunaw siya sa hot water and nababalik sa lupa. Di tulad ng plastic na tumatagal ng 100 taon, ang cassava bags ay madaling matunaw. Ihalo lang ito sa kumukulong tubig, palamigin, at pwede na itong idilig sa inyong halaman. O kaya naman ihalo sa inyong compost box para gawing pataba sa lupa. Kasi ang plastic, based on history, ginawa siya para tumagal siya, para ma-reuse, magamit natin ng napakatagal, 50 years, 100 years, engineered to last siya. Okay, pag sinabi natin cassava or bioplastic, engineered to disappear. So nakita niyo yung difference, yun pa lang eh, engineered to last, engineered to disappear. Ngayong episode, mapapabilib ka talaga sa isang innovation na ito. At ang naging brand name pa ay Ako. Hindi Ako Plastic. Yung pangalan namin noon, SACHI, Sustainable and Compostable Horizons Industry Group Inc. 2.5 years na isip ko, parang kailangan mag-resonate yung branding na I am a cassava bag. Kasi before ang nakasulat dito, I am a cassava bag. Sinadjust nung friends ko, no, sabi nila, ako packaging. Gusto ko lang maklaim natin yun, yung importance na ikaw nag-decide, ako nag-decide para to sa kinabukasan ng bayan, para to sa aking business. So yun yung pinaka-concept ni Ako. Dinalaw natin ang isang planta na nagpoproseso ng resin na gawa sa kamoteng kahoy sa paggawa ng cassava bags. Sa patuloy na paglala ng problema sa plastic, bundok-bundok ng basura ang tumatambak sa mga landfill sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, dumadami na rin ang mga bansa na gumagamit ng kamoteng kahoy bilang alternatibo para maiwasan ang pagdami ng plastic. Hindi ako plastic! Don't forget to like and subscribe! Hi everyone, my name is Nikki Sevilla. I am the co-founder of EcoNest Philippines, Ako Packaging, and Philippine Alliance for Sustainable Solutions. So yung mga products po namin, considered ito as plant-based regenerative materials na nagko-compost. Na-mention namin before nung nagpunta tayo sa planta na ang compostable packaging namin ay pwede pong mabalik sa lupa kahit sa bahay lang. So iba-iba po yung categories na kine-carry namin. Meron tayong home compostable, meron din industrial compostable, and we make sure na meron po kaming certification. So yung mga iba't ibang categories ay number one, cups. So kung mapapansin nyo, itong cup namin gawa siya sa mais. Mukha lang siyang paper cup pero yung lining niya inside is made from PLA or polylactic acid. Meron din naman kaming containers para sa pagkain, pang take out, gawa ito sa sugarcane or bagas. Pag po yung tubo, natanggal na natin yung juice, sinisqueeze out natin, no? Yung fiber na natitira, it's considered as agricultural waste. Ang maganda doon, ginagawa po siyang pulp at minomold natin into different sizes and styles ng ating take-out packaging. And of course, ang aming favorite, ang cassava bags. Ito po yung factoring pinuntahan natin na locally minamanufacture namin, gawa po siya sa cassava starch. Ang kagandahan sa kanya, natutunaw siya sa hot water and nababalik sa lupa. Ang raw material ng cassava bags is cassava starch. So may makikita kayo sa market, iba-ibang plant-based material. May seaweed, may corn, may iba't ibang starch, no? Kailangan starch-based siya kasi sticky. Sa ngayon, ini-import natin yung resin, no? Kasi hindi pa natin siya kaya ma-manufacture locally. Although there are a lot of organizations, even kami, we're also involved, no? In exploring how we can locally manufacture the
resin itself. Pero bago po tayo umabot doon, kasi syempre gusto natin locally manufactured siya, kailangan natin isipin paano natin masusustain yung business or yung industry. Kasi hindi naman yan basta-basta lang, magmimix ako ng starch, magtatanim ako ng cassava, may resin ka na. Sobrang haba ng process, hindi siya ganun kadali. So magsa-start tayo sa pag-plant ng idea na pwede kang gumamit ng bioplastic. So this is considered as a bioplastic. A lot of people are just comparing it to plastics. So sasabihin natin, presyo niyan, dapat plastic. In fact, hindi mo siya dapat i-compare kasi parang paper, hindi mo naman siya basta-basta kino-compare sa plastic. May sarili siyang characteristics, no? Like cloth bags, may sarili siyang characteristics. So pagdating sa pricing, hindi mo pwede i-compare cloth bag, paper, tsaka plastic kasi magkakaiba sila ng pinaka-material nila. So same with bioplastic, since sanay tayo mukha lang siyang plastic, ang daling i-compare, pero we have to see the value behind it and the value it will contribute in the future. Daming difference ang cassava bag sa plastic. Number one, pinaka-edge nito sa totoong buhay ay nababalik siya sa lupa. So when I say nababalik siya sa lupa, kaya niya maging fertilizer. So yan yung hindi kaya magampanan ng existing plastic packaging or plastic material. Kasi ang plastic, based on history, ginawa siya para tumagal siya, para ma-reuse, magamit natin ng napakatagal, 50 years, 100 years, engineered to last siya. Okay, pag sinabi natin cassava or bioplastic, engineered to disappear. So nakita nyo yung difference, yun pa lang engineered to last, engineered to disappear. Ang layo na nun. So dun tayo mag-focus ngayon sa engineered to disappear kasi malaki na ang problema natin sa plastic pollution. Yun ang major difference ng bioplastic and plastics. Dito tayo sa Ako Packaging Factory kung saan natin ginagawa ang aming cassava bags. Una-una, kumukuha tayo ng cassava resin. Pagkatapos nun, nilalagay natin sa ating machine at gumagawa tayo ng iba't ibang klaseng bags. So ang mga bags na ginagawa namin ay sando bag or t-shirt bag, meron tayong grip hole shopping bags, e-commerce mailer bags, pouches, trash liners, and laundry bags. Sa ngayon, ang ating resin ay ini-import natin galing Indonesia. Pero in the future, gustong-gusto natin na magawa natin yung resin locally dito sa Pilipinas. Gusto natin makipag-partner sa mga farmers para magawa natin yung cassava starch. Pagkatapos noon, bibilugin natin sila, gagawin natin silang resin para magawa ang ating mga bags. So gumagawa po tayo ng lobo para mahabol natin yung gusto nating size. So example lang, itong aming mailer bags for Christmas. So color red siya. Hinahabol po natin yung pinakahaba niya. So pag po gusto nyo ng mahabang bag, actually, since mailer siya, pabaliktad. Pero pag kunyari, sando bag, hinahabol natin yung pinaka-width ng bag, tapos depende sa haba, yun, gugupitin na lang natin. Kunyari, ganyan siya kalaki, pwede siyang ganun yung size. So, dahil mailer bag siya, pahalang yung kanyang pag-produce. Ibig sabihin, ito na yung bubble. Pag ganyan. Tapos, ipapasok yung mga produce or products. Yes. Tapos, maglalagay po kami ng adhesive dito para pwede nyo siyang ma-seal. Idikit. So, dahil nakahawak ka ng cassava bag, anong pakiramdam na makahawak na? Maglambot siya, tapos medyo parang rubbery. Amoyin mo siya. Amoy plastic balong pa ba? Hindi na. Mabango naman. Wala siyang amoy actually. Wala siyang amoy. Wala nga. Wala. Actually, mabango siya kasi amoy cassava starch. So pag sinabing bioplastic, marami din siyang classifications. Merong mga bioplastic na engineered to last, ibig sabihin gawa lang siya sa plant-based material. Merong bioplastic na engineered to disappear. So kaya very important ngayon, no, kung magsiswitch na kayo sa bioplastic or any kind of sustainable packaging,
titingnan nyo yung fine print, yung disposal guide. So for us, we make sure na nakasulat po dito sa ilalim yung disposal guide. Nasa website din namin, lahat ng partners namin, sinasabi no, paano siya i-dispose. Kasi iba-iba po yan. Make sure na aralin nyo, i-research nyo, kasi hindi siya basta-basta lang na may material ako na packaging at ganun na siya. So dapat po mag-research din tayo, napaka-importante nun. Ang typical plastic, pwede po siya tumagal ng 50 to 100 years. Pag naman po ang ating cassava bags, kaya siyang makompost in 64 days. So it really depends dun sa compost natin. Ang ginagawa namin or nire-recommend namin ngayon, no, especially for households, kasi dun naman napupunta madalas yung ating mga cassava bags, ikakot siya into small pieces, tapos ilalagay natin siya sa bokashi bin. So ililayer nyo siya na parang nitrogen. Siya yung nitrogen component. So para siyang food waste, no? Pag nilagay nyo yung food waste, lalagyan nyo na yung cassava bags, lalagyan nyo ng bran, tapos ililayer nyo na lang ulit. So in a matter of 64 days yun, kaya siyang mabalik sa lupa. Kaya niya maging fertilizer. Pwede siya idiretso sa compost bin, yes. Aside from that, pwede din siya tunawin sa hot water. So 60 degrees Celsius, pwede na siya malusaw in 2 minutes. So pag nalusaw po siya, pwede nyo siya pangdilig ng halaman. Kagandahan dito sa Philippines, no, marami na ang nagtatangkilik na itong cassava bio bags. Pero bago pa rin, kahit bago pa rin ang ating produkto, nais din namin na ma-introduce ito sa mas marami pang mga business owners or mga magtatangkilik ng compostable packaging. So isa sa mga major partners namin ngayon ay si Decathlon. Meron din kaming partner ng beauty products, sila EcoShift. Sila Havaianas, ginagamit na rin ito at marami pang iba. Sir, ano po ang feeling ng nag-work sa isang business or company na mag-i-start ng pagbabago? Pang nakakaano, overwhelmed pang gano'n. Overwhelmed. Kasi buod sa makakatulong sa kalikasan, diba? Lalo ngayon, konting ulan, baha, mabato mo nga lang siya kung saan-saan. Lalambot siya, hindi siya basta-basta na haharang sa mga... Madali siya matunaw. Opo, yun. Mga di siya, basta di siya babara agad. Hindi babara sa estero. Yes, hindi po. So, napaka-admirable ng kanyang mga trabaho dahil isang trabaho na binabayaran ka, at the same time, alam mo na hindi ka nakakasira sa kalikasan. Opo, ganun nga po. Yep. Sir Rico, yes, isa, ikaw ang technician. Yes po. Isa maintenance sa mga maintenance technician na kanilang mga machine dito. Yes po. Kamusta naman, sir, ang observation mo to be part of this kind of a very amazing company? Yes po, maganda po kasi mas nakakatulong po tayo na maano po yung sa kaligasan. So maalagaan po natin, hindi po basta-basta magpakalat-kalat. Mas matulin po natin madidispose yung mga ginagamit natin plastic sa araw-araw. I honestly believe that it should start from the individual, especially in the higher positions, no, like sa government, sa mga huge corporations. Kasi so far, based on my experience, whenever I talk to any individual or any group organization, it will be led by yung decision maker. So kung si decision maker aware siya, naniniwala siya sa impact ng sustainable initiatives, madali kasi makakascade niya dun sa buong organization. Same with the government. If somebody there really believes about the impact of sustainable efforts, sustainable initiatives, mapapasunod mo, may encourage mo yung mga tao. So ako, naniniwala pa rin ako na magsa-start sa atin, sa individual. Kung ikaw leader ka, kung ikaw boss ka, magsa-start sa'yo eh, kasi makikinig sa'yo yung mga tao. If kaya mo buhatin yung community mo, yung organization mo, nasa sa'yo yon. Kasi ililid mo sila sa tamang path, sa tamang decision-making, sa tamang future. So yeah, it really starts with the leaders and then the rest will follow. So yung mga generation na bago ngayon, future generations natin, no, magkaka-experience pa ba nila na makapag-surf,
ng maayos na walang plastic na nakasabit sa kanilang boards o sa kanilang katawan. Meron pa ba silang may experience na magandang ilog, magandang beach, or magandang forest, no? Kasi issue din natin yung deforestation. Kung iisipin natin yung kinabukasan, feeling ko mas mako-consider natin ngayon ano yung tamang choices natin, yung little decisions that we make for our businesses, for our households, and for ourselves. Dun magsystem yun eh. So yung awareness level po ba natin na gusto natin na makapag-share, makapagbigay ng magandang future, makapag-serve sa community, sa sarili natin, sa mundo, sa environment. Kasi ngayon, pag nag-business ka, parang very important na yung triple bottom line. So, hindi lang po yung profit ang tinitingnan natin, impact sa community, social, no? Impact din sa environment. So, it's just a matter of time na talagang tangkilikin natin to. So, napaka-important na kayo mismo magsimula sa puso nyo na gusto nyo makatulong sa environment. Agree sa agree! Hindi ako plastic! Absent! Hindi kami plastic. Ay, hindi na. Don't forget to like and subscribe.